Masahong kaduman ang tulong sa Diyos, amen ba? Two verses only that you could learn sa prinsipyo ng gusto sa Diyos pabot sa atin. Okay? So Colossians chapter 3 verses 23-24 says, 23 go, Whatever you do, work in all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive the inheritance of the Lord, as it is of war. It is the Lord Christ, as you are serving. Amen. Let's pray. May niya malakan, salamat kit, sinigapulong, ipahayag mo sa itong alamon. Abay Lord, salta kami Lord God, ang pamati. Ama, kung nag-ibusog mo, Lord, bukos man Lord God, na nag-patod sa inyong pulong, na gusto mo Lord, kulabot sa mga. Salamat din Lord sa inyong oportunidad. Dan mo kami, may kinabalitawan ang pagdayaw at isinugtong anak sa Jesus ng Panginoon ng Diyos. Ang tanan mo ka na sa inyong nabang amin. Kamu ay sa inyong sinisakit o hindi nang gagawin ang tundan. But this will not hinder us by having the Word of God. Amen? Sige nga ka? Amen? So ganyan sa inyong utod, allow me to bring the message entitled, okay, carrying out our commitment to our Christian duties. Okay? Sorry, sa ako ng ating pointer. Okay? So we say we carry out, that's to bring about. Okay? Yung pala, what ipaabot na itong ang atong niya, commitment. When we say commitment, that is, okay, our, kita rin natin karoon, no? Ang meaning sa commitment. Everybody is considered himself. Labi na kita tanan, no? Tanan kita, mga Kristiyano na. Amen? Amen. Nagkabay ba ang pagiging Kristiyano, hindi lang yung Kristiyano sa bibig? Kundi aktibo ang mga Kristiyano. Amen ba? Amen. Amen. So that's why, allow me to bring the introduction of this passage, brethren. So, tulugo natin po kapatid. Ang mensahe in Colossians chapter 3, in the whole context of verses 18 to 25. Ika ba, yung iniutod sa lain-lain yung mga duties ng isang Kristiyano. Okay, so that's why kung makita natin, verse 18 and 19, yung parang yung duties ng mag-asawa sa kada isa sa ila. Amen? It speaks about niya, pag nato niya, isa nga, pinkasal na, okay, liyag yun yan, sadya-sadya, pagkasal na, yung gani, away-away na. Hindi, may harap kita kayo obligasyon kada isa ng mga asawa. Amen ba? At the same time, we can see here, brethren, ang duty sa mga kabataan. Okay, how's that? The duty of continuing with our respect to our parents. Okay? So at the same time, ang duty sa isang balansin na amay. Kaya we believe that fathers are what we call the center sa pagkatan sa tutupan ng malay. And the point is, yeah, amay, hindi ka matamhan ka paras. No? Hindi pagiging provoke ang bata mo sa akin. So balansin na pa, kumadisiplina. Okay? Ang tatay, makita ang pag-iugma sa tatay sa kumadisiplina. Amen ba? Kaya ang sobrahan nila ko sa isang bata, kasi yung bata, hindi na bata. That's why, binabalansin dapat sa isang amay ang iyong obligasyon na binagin sa pagtatas kung nilalayan ng pagkandol sa iyong kabataan. Duties of a balanced father, verse 21, and you can see here, the duties of a servant to his master. Ngayon kung sariin, makita natin, ikaw, okay, employee ka, o ikaw, pag natin, in-hire ka, okay, kung siguro sa atin, okay, may mga boss, make sure you serve, okay, properly because ang Ginoo na gamandot na dapat tamang yun ang iyong mga pag-respeto sa iyong mga. It is your duty to respect at the same time to render proper services to your master. Okay? At the same time, makita natin, this is where we have our text this morning, brethren, the duties of Christians. And when you say relative duties, brethren, nag-aupo din na, hindi pwede nga maayo ka sa iyong mga maayo ka sa amo mo, pero ang panimalay mo, taxi-turvy, hindi pwede ka maayo ka sa panimalay mo kung hindi ka maayo sa iyong trabaho. Dapat balansin mo ito. Kaya it speaks about who we are as a whole being na binagid sa atong magiging Kristiyano. Hindi pwede masiparar mo. Bukos kit ang pagiging amay mo, Kristiyano ka dapat yung
Jerilyn, ni Cornelia, binabatong ko bilang atong asawa. Nagani? For richer or poorer? Nagani? For better or worse. For sickness or health? For better or worse? Till death does part. Amen ba? That is your commitment. You have this agreement to do or to give something. Yeah, tapong mo ka buhi. Ano mo mga sitwasyon? That is your commitment. Amen ba? Hindi niya ako na may problema. Gamay, hindi na po yan. Balik na kaya kay tatay mo. Hindi po, hindi. No return, no exchange. Ganun ba? So, kung ikaw na pamatanggol, remember sa pagkasabahay, make sure. Okay, make sure. Sigurado, hindi sa inyo magiging half, better half of your life. Hindi niya po, hindi yung mga toga kung ibalik mo kayo na tahan ka na. Dati, nakakamihan kasi mo kayo. Kanamis, sige mo buhok, straight. Pero pagbuktaw mo ng kulong-kulong pokya, ng kulong-kulong utok yan, hindi mo sa pamatulog, ay, hindi ko. Do you have an agreement? Not to. Okay? Not to give up that agreement, only then. Okay? We'll separate you. Amen ba? Amen. Okay? The same time, a promise to be loyal to someone or something. Ibla, no? Na, konsap, doon mo lang ako, yatapusin mo ang ulan, pati ang bituon. Okay? Sangin sabat na, anong gani? Okay? Aray ang bulan niya sa mata. Pagtapos, krilya kayo, nagagalang, okay, lalabok ang mata. Hindi mo na! Okay, a promise to be loyal to someone or something. Ayan ba? When kami, sa Bureau for Protection, we have this loyalty pledge. Ay, Colonel, hindi ito, but ano na, loyalty pledge. We are bound, kasi kalib pa. We are not owned, okay, by our own self. But we are owned by the government. Kalib is a government property. Si Colonel, isang dito sa duty siya, sa service siya, ako, active ako, I am bound to be loyal to my okay, government. Amen? That's why ako hindi i-assign. No, huwag na ito, obey without question. Hindi i-assign. Hindi na promise ka. I promise to serve wherever okay, our government brings me or whatever part of the country. Mag-happy, no? Wala ka na yan. Mas piliin kaya sign. Wala ka na. Piliin, why piliin? Okay? At the same time, the attitude of someone who works very hard to do or support something. Amen? So, yung mga buhi, may harap, obligasyon, labing tatay, you have the responsibility to provide for your family. Amen ba? It is your responsibility. And, not only that, tatay na, sa ano ka lang, financial aspect lang, you have also the pledge to make your wife happy. Amen. Amen. Ang bangla ng pagka doon, para sa akin, a happy wife, peaceful life. Amen, Pastor Lloyd. Amen. Amen. Oh, Colonel, amen ba? Amen. Amen. Kapatid, amen ba? Okay, para sa akin, kung anong halipay ko, dapat parte ng ako niya sa akin. Because we have this commitment to, okay, a pledge before, not only a pledge before, okay, ourselves, a pledge towards whom we committed to ourselves as a pledge towards God. Remember, kapatid, once ka rin nagsumpa ka, you have this commitment. Remember, that is what we call a vow or a commitment to, okay, apply that in your life. Alright? So, kung tulog ko na ito, number one na point, I'll go directly, brethren. How could we carry out our commitment to our Christian duties? Number one, remove the attitude of lack of commitment. Sino nga panahon, kapatid? May pandemic. We pledge to support our government, okay, to become part of the solution, amen, sa pandemic. Amen ba? Amen ba? Amen. So, we have to. Okay, committed. But at the same time, to pledge our Christian life to our God. Amen. Oh, so hindi na hindrance ito na ito may pandemic, but rather, padayog niya ako na ito niya magiging committed even though there is the pandemic sa pagsimba sa atong Diyos. Amen ba? Amen. Kaso yun ang balik kapatid, no? In Colossians 3:23a, whatever you do, work it all with all your heart as working for the Lord, not for human assets. Remember again, kapatid, ang kakulangan sa commitment
In many cases, because we lack, okay, the true heart in committing ourselves to serve the master. Ano na? Aray naman talaga ko, we have this kind of lackness. Nakakulangan nga nagpahayag din sa atong attitude. Kapasit. So kung tulog ko na ito, it starts with the proper attitude to be from that point committed. When I say attitude, it's the way you think and feel about someone or something. Sa isip mo, mahalaga ba lang na mag-simba sa Diyos? O pansindi ba ng Diyos? Ha? Malaga ba lang na mag-dedicate ka sa time mo para sa Ginoo, sa adlaw ng Ginoo? Malaga ba lang? It's dependent on how you think and how you value that something in your life. Whether rain, whether sa panahon, gamayin ka ng hindi mamayang panahon, committed ka ba lang sa pag-alagad sa Ginoo? Now, it speaks about our attitude at the same time, a feeling or way of thinking that affects a person's behavior. Kung nakita nga doon, oh, mahina ako din, hindi committed sa Ginoo, mahina ako magpadayon niya, yan tawag na ito, maging complacent, but rather, maging aktibo, maging ako. I give my best towards the Lord. Amen, kapatid. Amen. At the same time, a position assumed for a specific purpose. How is that, kapatid? May araw ka ng tagaan sa Ginoo sa mga bagay niya, okay, kinatag sa Diyos sa imo, be committed in aspect. Amen. Halimbawa, ang imo, imo nga kinatag sa Diyos sa imo ng talent is to, eh, may kitarama sa Ginoo sa maayang boses, kinatag na para sa imo, sa Ginoo. Amen, kapatid. Kung hindi ko tama sa iyo sa music ministry, maging matutong ka sa music ministry. Amen. Kung itagaan ka sa Ginoo sa pag-atong task to become a prayer warrior, maging matutong sa pagpangamuyo. Amen. Kung itagaan ka sa Ginoo sa talento, maging matutong ka sa pag-share sa tulungan. Di ko minta na na-aspect ng kapatid. Hindi rason ng pag-atong, but rather, we have to make the attitude right before the Lord. So that in a commitment, hindi madula sa ato, ay magkamanin. Depends on our attitude. Remember, kapatid, our attitude of commitment is to do with the following. Number one, all aspects of our life. Ang ginambata, whatever you do, ano pa man na bagay yung obra mo, ha? It involves everything in your life. Amen, kapatid? The very moment that you wake up in the morning and the very moment you are about to sleep, begin everything with our God and end everything with our God. Amen, kapatid? So whatever we do, okay, at the same time, not only that involves all aspects of our life, but also all aspiration in love. Ang ginahandog natin sa kabuhin natin, kapatid, ang ginaubra natin, kapatid, sa kabuhin natin, let it bang with love. Pag-inog na, kapatid, amen. Nalipay ka po yung magkato sa church, may nga, ha? Hindi, parang kita ko na mas sarap doon yun. Nalipay ko yung mag-map, nalipay ako mag-invite, nalipay ako mag-attend sa what's the prayer meeting, nalipay ako properly, para niya sa dugma mo sa Diyos, amen, kapatid. Amen, kapatid. All aspirations, sa kabuhin mo, do it with all of our hearts because God sees who we are deep inside. Amen, kapatid. Ang Diyos na nakita kung ano ang pinipusulat ka. In many cases, hindi natin makita kung ano ang pinipusulat sa kalaysa na binigini mo mabaling mo, hindi mo makita po. Pero ang Ginoo nakakita sa iyo, amen, kapatid. As the Bible says, no one is hidden before the Lord, for all are bare and naked before His sight. Walang gidyan ang matago sa Diyos, yun ang kapatid. That's why kung ano man ang bagay, inubra mo para sa kakalipay sa Ginoo, do it with all your love. Yun ang kapatid. Ibig mahin eh. Kung di kumahan, pagbuhat para sa Ginoo. So that the hindrances of our commitment, okay, to carry out our Christian duty, hindi mo maintindihan. Pero makita mo lang longer na hindrances of your attitude that matters. But rather, it's already how you give praise to God. Yun lang, padayon kasi hindi lang, ah. Okay, padayon ka pang invite, padayon
strives supposed to be for the glory of the Lord. Work it out for the Lord. Amen, kapatid? Lord, kapatid ko niya, parang sa iyo, Lord, parang sa iyo, hindi, parang pakyot-yot sa ako ng crush. Okay na. Pero diyan na kapatid, hindi nakakatalentos ang Diyos para hindi yun ipagayo sa iyo ng crush. Hindi ipagayo, hindi para sa Ginoo. Amen, kapatid? Nagkato ko sa church para makita ito, nabago naman ako pa yun. Namin, kapatid. Pero, nagkato ko ba mo, niya ko sa labakan kung Diyos, kaya katutong, itagaan niya ko sa mga mga bago. Paski, wala ko kung bago ba yun, itagaan niya ko ni Maya ang Diyos. Amen, kapatid? It all matters towards how we see or give value sa atong na commitment sa Ginoo. It matters towards who we are, our attitude towards God. Remove the hindrances by the way of how we think, how we value, okay, God, and how we work everything for the glory of God. Makita na itong kapatid ng creation, our attitude of commitment calls to be number one. Ang pagiging Kristiyano ta calls for our to be enjoyed, not to improve. Kapag layman sa pagbuhay sa isang Kristiyano man, makadto naman sa church. Di ba? Mag-invite na naman ako. Gamalan, Lord. Hindi. Instead na i-enjoy mo ang pagiging Kristiyano, ikalipay mo yun, kapatid. Enjoy ko yun, amen? Amen, kapatid? Amen. Ang 1 Corinthians 9:17, brethren, ang taong lang kabuhin ni Pablo. Yan, if I preach voluntarily, na the word is, pusa! Nagparisyan na because may karan, hindi naman ko mga patuto, hindi naman mo ni Pastor Antonio, hindi naman mo ni Pastor Noni. Hindi kapatid, maski wala si Pastor Antonio, wala si Pastor Noni, wala pastor na nagkasi mo, walang kari na ginaubra mo ni para si Ginoo, hindi kapatid. Enjoy your Christian duties. Amen, kapatid. Na, if I preach voluntarily, I have a reward. Committed to your God. Next, it should be our Christian duty speaks about our blissfulness. Bikin pa ka maayo ka na. Hindi nga gintagaan ka kabudlayan pa. Ngayon ba? Ang kaliwasan na sa Diyos, may bago niya na. Wala kapatid, dilibre na sa Diyos ato. Hindi ba na ikaw may rason ka magkalipan niya, magiging kagatong blessing ka. Amen. Sa brother sa Diyos, to carry out your Christian duties. Amen ba? Amen kapatid. Magiging blessing kita, naka-burden sa ating kabuhin yung magiging pag-inawag natin. In Philippians 2:13, verse 15, for it is God who works in you, for it is God who works in you to will. Remember, ang Diyos na nagpapahigot sa ato, hindi niya. Sino pa man? Ano pa man? But remember, kung ang Ginoo na nagbuyog sa imo, it is His work. It is God works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Amen naman. Diyan rin, kung kinaligyan sa Ginoo, magsimba, hindi matutok. Okay? Hindi matutok ka. Amen kapatid? Wala sa rason. Okay? Yeah, it is God who will and to act in order to fulfill His good purpose. Iyan na yung kabubuton, kapatid. Do everything without grumbling or arguing. Amen, kapatid? Amen na naman, oh. May isa ka problema ako. Muna naman. Maski yung maksong nalang nila, hindi pa nila magutang sa blotahan. Do, natuwa ba? Ano ba naman natang? Ano na matasan mo? No? Do everything without grumbling or arguing. Tataw na. Instead, yung king kumayo pa, naginginom kita. Kagundayan, kagugatan kita. Amen. So that in return, brethren, you may become blameless and pure children of God without fault in a warped and crooked generation. Then, you will shine among them like stars in the sky. Katawang kapatid ko na, no? Insindihan talang ang naging committed kita. Pinagaling pagpakamayo ka sa Diyos sa ako. Amen, kapatid? Remember that?
soul, kag hindi hindi kabugatan or fifthly, hindi siya maging bugat, wala para sa atin. No? Should be kabugatan, may kalimpay din. Pag hindi nga daw nabugatan, kagid, kabuglay din. Honorably, pag hindi sa tuwag na ito, happy na. Or, you have another accident bilang din. Naibal, ano mo ganyan pinili ka sa Diyos? You have Christian duties to fulfill. Dapat, consider mo is an honorable commandment. It's an honorable commandment, part of your life of being a Christian. And it is honorable, okay, to carry out your commitment of your Christian duties. Amen. Brapa pa na ito ng binubos yun. Number one, kapatid, always, okay, have this attitude. Like if so on, sa Ginoo, may kalimay, pag may tubog, kita, mga parte sa ato. Number two, brethren, not only that, the removal intercess for our Christian commitment, but also represent our full commitment to the Lord. Dili na ito makita in Colossians 3:23 verse 3. Kung ano pa man yung bagay ang ginobra mo, obra na ito ni Isa tinigipusokon. Kag wala kita nag-obra sa iba niya tao, kung hindi ginobra na itong para niya sa Ginoo, pag hindi para sa tao. Amen ka makita? Nakadto ka ni Balaam para makita sa tao, nakadto ka lang for the sake. Yung nakakita ka lang sa tao, hindi, ay nakapatid. Nagkagko ka rin para alagaan ato ng Ginoo. Amen, kapatid? Amen. Nagkagka ka mula bulak para derde ahon ka? Patag ka bulak ba mong takos ng Diyos sa harap? Amen, kapatid? Amen, kapatid? Amen. Brown ka rin. Para na sa Ginoo. Hindi para ka siguman. That's why, brethren, three kinds of our representation. Sa ato niya kapit na number one, hindi kita lang para magpadayaw sa tao. Amen, kapatid? Madayawon kita sa tao. And then, not, hindi man nga para dayawon kita sa tao. God, make sure ang ato niya pag-represent, hindi na pag-pretend na ito. Na kita, huwag na ito. No. Ari kita din. Amen. That's why, kung tulungan natin, Mark 8:32-34, kapatid, gintawag niya. Okay, ang iyan ng mga disipulo. Gintawag niya kita! Amen ba? Amen. Oo, ang malas na pato, gintawag kita sa Ginoo. Amen ba? Gintawag kita sa Ginoo. Gintawag kita sa Ginoo! Aray na pala, kung gintawag kita sa Ginoo, ano ba, kapatid? Very good. The crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple, kung tuod ko, amin, tumulungan ko, sumulungan ko, ikaw ang tuod, ang kasano, una sa tayo, you must deny yourself. Take up your cross and then you could follow. Ano na yung kapatid? And makita niyo doon in Acts 5:29 si Pedro, maski ano pa man na hindrances, ano pa man na agudaya, ano pa man na mga pagkilaw, pagbugoy, pagingabot, pag ano sa ila, kontra sila, anong balik kay Pedro? Ang balos niya, hindi ka mo magwali na, hindi ka mo magsimba na, eh, daw ka ito, bawal na magsimba. No? Ay, nagasimba ka, Brian, nag-Bible study ka. Ay, naku, Michael, Bible study ka na. Sigurado, okay, nag-uhang ka na. Oh, hindi ka nang aim sa grupo. You know what? Kabay pa, ang muli ako na diction toward the represent sa Diyos. Ginambalin pa rin ni Pedro na Peter and Apostles answer, it is necessary to obey God rather than man. Amen ka ba rin? Mas labaw ang pag sunod sa kagustuhan sa Diyos kinsa sa inyo. Nga matapos. But the rin, tulog ko na itong kalibutan kung tragedy niya sa atin. Remember that. This is where we could stand who we are representing God to carry out our mission duties. No, lahat yung masigma. Magbuba na ko rin yung ubo ko. Magkalita ka na ko. Ang imo mag-roll pedicure.
represent. Wala sa ibang mga represent sa Diyos, kundi ang iyang mga pinili. Amen ba? Kahit sino pinili, wala sa ibang, hindi artista, hindi politika, sino pa man, kundi hindi pagiging politisyan, hindi pagiging artista, hindi pa man tulunog posisyon, kundi ang pagiging Kristiyano mo, represent, okay, God in your life to carry out the Christian duties. Peter said, together with his apostles, it is necessary to be God rather than man. Amen, kapatid. So, nag-NCQ to, nag-design kami, medyo, hindi kaya ayaw mo, hindi kulang, hindi kapatid, hindi kaya kasi ba. Amen, kapatid, naman sa ganyo, no, magpatayo na NCQ ni, gano mo po sinis sa declaration sa atin ni Mayo. Sige. So, Lord, gabay, ano na, ibalik na, ibalik na, ibalik na makapanibaw na 30%, 30%, no? God is so good. Amen, kapatid! Amen. Kasi po, maski hindi pag 30%, ngambal, hindi pa kapasimba, simba kami yan. Tuloy ito ng legal to, kasi gamay lang, start. Start from small. Amen, kapatid! Hindi hindi makalindir sa ato ganyan, kapatid. In application, the Lordship of Jesus Christ is meant to be our surrender. Amen, kapatid? Amen. Wala mo purpose ang imo kung giging siya, no? Number one, you have to surrender all to the Lord. Number two, binambada kapatid, okay, magiging selfless ikaw. The more God will be seen in our lives, amen, kapatid? At the same time, sacrifices are meant to be part of our Christian duties. Amen ba? Lastly, every day should be a service day for the Christian. Wala oras. Amen, kapatid? Wala sang time, wala sang lugar. Anywhere, anytime, we are Christian and we are there to carry out our Christian duties. Amen, napakalala na ginawa sina. For the privilege that God has given us to become part of His kingdom. How always represent our Christ. Represent our God by carrying out our Christian duties. The last, din naman tapos kapatid. Number three is the reminder of our reward with our full commitment to the Lord. Maging matuto ng kita kapatid, hindi kita magbiyak sa atong pagiging committed para sa Ginoo, kapatid. Number gid ni aral ni siya, kapatid. Niya palos ang Diyos sa mga natutong sa iya. In Colossians 3:24-8, brethren, since you know that you will receive an inheritance, wow, from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Kari kapatid, kung atong binagbinagong gininginambal ni kapatid ito, sinong reward na ito, kapatid? Pangaduwa ng langit, kapatid. Ang everlasting life, paama na siya, kapatid. Amen. Kung paama lang ni, ang ginandong na itong langit, paama na, kapatid. Ang ginabala ng eternity, paama na, kapatid. Pero kung sino binareward na ito, ang Ginoong Jesus. Amen. Yes! Many thought, may mga bagay, tunahan ko lang, tuwan ko lang sa discretion para manakol ko ang langit para sigurado, kid, may para-exit ako, hindi ko pa-inferno. No! The true reward, brethren, is you have the Lord Jesus Christ whom you serve. Amen, kapatid! Ayo! Since you know that you will receive an inheritance, paama na kapatid, what is genuine income reward, kapatid, from the Lord as a reward? You can never gain heaven. You can never gain eternity. You can never gain anything kung wala mong mag-gain ang Jesus Christ sa kabuhayan. Because the true reward for a committed Christian is no other than the Lord Jesus Christ in your life. Langit, di ba? Yes, we thought.
gusto sa akin na, you know, matutuod yun, you are not going to be a Christian. You are going to be ang Ginoong Jesus. Kaya nang kumatid, kung nagkasunod niya ang paluluya, hindi ka maging kumikin tago sa mga task or duties mo bilang Christian. Kapatid, ang dako ng reward mo ngayon sa pag-uwi. Amen? That's why we have this grace of God, our help. Bungod ng Ginoong Jesus, kinahat mo niyo ang grasya sa Diyos, hindi disgrasya. Yan ang abot sa pag-uwi ng itong grasya sa Ginoo, nagpilit sa ato ni kapatid. Walang ititaya, blanco kitaya sa atong nasala, pero ang grasya sa Diyos, amunin ang nagbuwas sa ato, amen kapatid. Amunin buhulin sa Diyos sa ato, in Acts 20:32, now I commit you to God and to the work of His grace, which can build you up and give you all na an inheritance among all those who are something. Kapatid, katahong, ang pulong sa Diyos nag-abot sa ato. Kaya ang pulong sa Diyos, not only yes to justify us, but also to cleanse us. Limpiyuhan kita na maging right dust of us. Amen, kapatid. We could gain the grace of God, our help. Also, we could gain the glory of God, our hope. Amunin ka din sa kapunto, hindi na rin. The grace of God that brings what natin help, and the glory of God that brings our hope. Amen, kapatid. Ephesians 1:17-18, brethren, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation. Ang kaalam sa Diyos, ang pagpalit sa Diyos, niya dapat may balaan pag itatun. Kung sino ang Diyos, kung sino ang ginoota, amen, kapatid. He is our great reward. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. In short, kapatid, ang prayer Paul's Ephesians, makilala pati natin ang Ginoo sa ating pag-uwi so that we understand what is the meaning of our Christian duties. The more we keep on knowing the Lord Jesus Christ in our lives, the more we will see the glory of God that we have hope in this life. Amen, kapatid. We have hope in our future. Amen, kapatid. We have hope in all aspects of our life. We have hope. Amen, kapatid. Number three, the greatness of God, our hope. Wow. Amo ni gusto sa kanan. Wala ito sa langit. Hindi na kaipatipa, di ba? Dito ya, wala na ito, bro. Run, deal. Wala na brown. Ako, di ba? Dito ya, wala na ito yung pandemic. Wala ito COVID-19. Pero may Christ 1,001. Amen. Okay, 1,000,000 won. Unlimited na Christmas na buhay tayo. Ah, the greatness of our God that will be our hope. No other than, okay, the Lord is Christ. Ang Revelation 22:1, fire ka, look, I am coming soon. Malapit na lang, ginawang palat na gamot. Amen ba? Amen. Lapit na lang, nakabalo, na sudden blink of an eye, or the thief, like a thief in the night. Magkakarib, ginoo. Lugay na ni Kanban, 2,000 plus years ago pa ni Kanban. Kapatid, ang oras kaya, segundo na lang para sa oras ang bus. Lalo siya yung bala, like a blink na lang, yung bala, look, kaya ang coming soon. Kaya ang coming soon. Wala na kabalo, anytime. Amen, kapatid. Pero ang Ginoo sa pagkaresa, yung mga matutong, yung mga anak, ang kumitindo, ang kumitid sa pagalagad sa iya, kumitid, kumitindo, yung mga patayon sa pag-ubra sa kanyang pag-ulapon bilang Kristiyano sa tabangan sa Kimayas ng Ginoo, my reward is with me. I will give to each person according to what they have done. Kung di ka, pag natun, matutong kapatid, tutumi pagin. Amen ka ba din? Amen. Amen ba? Amen. Hindi ka man pastor, kitawag ng pastor kapatid. Kung matutong ka sa pagsigba, tutumi ng pagsigba. Matutong ka sa pag-share, tutumi sa pag-share. Tutumi, tutumi ka mag-invite, tutumi sa pag-invite, kapatid. Matutong ka sa pag-generosity sa
financial aspects ng church. He told me, kapatid, remember, hindi si Pastor Antonio, ni Pastor Anoni, ni Pastor ang mag-reward sa aton, kundi ang Ginoo, kapatid. Amen. That's why naging matutong ka. Kaya yung basa Ginoo, malapit na lang siya magkarin ang iyang reward sa mga matutong para na ipaabot niya sa aton. Hindi ko kami matutong, kapatid. Ako, kaya si Diyo, nakakala ko sila kalimutan. Tutuod. Paski alam mo ba, inom gluta tayo. Pati gulaw, kita rin kapatid. Wala? Paski alam mo ba, ang bagay na gusto mo sa kalimutan, sa kalimutan, kapatid, we could not find true peace in this world, except your peace that will be the Lord Jesus Christ. Woo! Wala, kapatid. Gusto mo sa perfect na place, you could never attain that in this place. Pero when you pray, make the Lord Jesus Christ okay, a place in your life, you could truly have true peace. Nagkakatikin? Doon ba? No? Muli nga, no, kapatid, hindi tayo pag-abok. Okay, simple lang yan, no, gusto ko buhay, nakalabok sa akin ko, kapatid. Wala ko nga, no, na taga-amin ko sa gabi ng ward. Kung nandito ko, makasulog lang ko yan, maski manag-drapo lang ko yan sa gate. Sa langit? Basta sa loob ko sa langit? Hindi ko siya pati. Ngayon, doon nga ako, bumukot din sa trono, sa mga dollars. No, ako niya, makasulog ko sa trapo, pagkabundo sa langit, nagtrapo lang ko sa gate. Basta sa loob ko sa gate, sa langit, hindi ko siya pati. Totoo! Wala nga, nandun ko niya. Ngayon, kapatid. Na? Ngayon, pagkabundo. O, pasalto niyo, ang iyong obligasyon sa langit, nagtrapo ha. Sa lalo ko ay tutuman ko kay Lord, yes Lord, dyan sa akin ni. Tibla? No. Kuwato ang kapatid. Nagtrapong yung role niya sa church, naging matutong ka. Kung ano man yung bagay, ang ginabang niya at ang sergyo sa atin niya. Remember, our God is there to reward each person according to what they have. Our attitude of doing really matters sa tubangas ng Diyos. In application, our full commitment in the Lord Jesus Christ is our choices to make. Hindi niya choice ng Pastor Antonio. Hindi niya choice ang nanay mo, tatay mo. Iyon niya kapatid. Remember, pag ako sa langit, pwede sa upay ko. Personal ang pagtubang sa Diyos. Hindi niya dalilang Pastor. Tumang ka na sa Diyos nila, dali lang doon ka rin si Pastor Lloyd, hindi. Hindi lang pastor, punta ka doon, ha? Hindi pwede. Di ba, Bang J.R. na, punta ni Pastor Antonio to, Pastor Antonio, pwede ko na rin, makape ko na rin, hindi. Pagkabos sa langit po, personal ang pagtawag na ito, pagtubang na ito sa Diyos, remember that? That why Christian duties should be pinatubang with our commitment. Hello? Remember that. Our choices to make and our greatest achievement in life expresses extends on everlasting experience of blessings. Of blessings. Una noong ginatanong mo ni kapatid sa duta, niya related sa kinarihan sa imayos sa Diyos at ang Ginoo, hindi niya akong duta lang yung kapatid. Gapatayo mo sa tayo. Remember that all the choice of Joshua, wala kapatid. For us to be reminded, during the time of Israel is about to turn back. Si Joshua ang iyong panimalay, wala na nakalikod sa Diyos. Pili ka mo yan kung sino niyong gusto na garan. Pero kung mabugatid sa inyo, magservisyo sa Diyos. Aya, ako yan ang iyong panimalay na kapadayon sa pag-alagad sa Diyos. Amen. Kung nakalimutan, tupad-alay mo, wala na kalipay sa pag-alagad. Pagsimba sa Diyos, pag nag-arbo sa atin, hindi kaya magupot sila sa sentimento. Huwag dati ang sentimento ni Joshua, ayman ka ganito. Pinambang daw, but in serving the Lord seems undesirable to you. Kung ang magugatan na sa inyo, hindi mo maayo, then choose for yourself this thing. Whom you will serve? Whether the gods of your ancestors or beyond the new prophets, or the gods of Amorites, ang Diyos-Diyos niyo, kung sino na, hindi Diyos niyo kagalimod. In whose land you are living, but as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. Amen. Amen.
remember, very deep, the choice of Joshua continued in our commitment for our Christian duties. The choosing whom to serve, brethren, may kalimutan sa buong pagpiliyon ka. Masimba ka kung matrabaho ka. Ay, ano na ito? No? Kata-kata lang ang taran, hindi nila. No? Matthew 6:24, no one can serve two masters, either you will hate the one and love the other. You will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and God. We have God. Amen. Money is a thing. But God, supposed to be for Christian duties, is our everything. Amen. Madamang Kristiyano, hindi nakapagayo na binigin sa buong pandemic. Hindi pa tayo. Yung pandemic, tapos nag-ulan. Hindi kasi natong lahat. Damo, Kristiyano. Hindi. Totally committed. Kasi siyempre, hindi focus ang Diyos. Matutulong lang kita sa pag-alagad sa Diyos. Dira ka kita kung sinugin ang ating Diyos. Many Christians tend to forget God and in turn serve mammon rather than God. The challenge of our triumph or victory, no other than kapatid, maging matutong kita sa pag-testify kung sino kita sa pagpalayon, sa pag-committed sa ating Christian duties. Yan ang kapatid. Revelation 12:11, kapatid. They triumph over him. Sinong over him ni Satan? Madalos nila ining Satanas pagi sa dugo, sa pondero. Kas sa pagiging matutong sa ilang testimonya, wala sila na kangilin na iyagad nila pabuhin hasta sa ipalatay. Right? God will ask us how to lead them away. Maybe, muna po, mga Antonio, ilang pa percent ang ako tulit ko, kulang pa akong tulit ko. Maybe, mga bago lang, Lord, 55% pa lang. Anak ko, may kumit. Go. Ito pa lang ko. May kumit pa ko, may kumit. Pagkit sa Diyos na maging 55, maging 16 eh. Amen ko kanit. May kumit pa ko, ubrahon para maging 65 until sa time. Okay. Yung mga bago makapasar ako. 75%. Diba? Kung ang great na ito, yung evaluate na exam kita. Diba? Passing score is? Ila? 50 out of 100. Wala? May standard na Diyos kahit pa paano, 75 ba? Wala no? Hindi kita medyo luya kapatid. Maging matutong kita nila. Amen kapatid? The challenge for us to be committed in all aspects sa kabuhay natin. Ah, to the point of this. In conclusion, brethren, this is where we end. Revelation 22, verse 11 and 12. At itong mga tao niya nag-obra sa malakot. Okay. Tanda yun. Sa Diyos, maging malakot. Maging. At itong malain. Oh, sige, tanda yun yung maging malain. Pero at itong mga nagpadayon sa magbuhat sa mayo, add more or continue to do right. And let the holy person continue to be holy. Amen, kapatid. The choice is between who we are. Kung nagpadayon sa pagkamalakot o kung nagpadayon sa pagiging malakot. Luke verse 12, I am coming soon. Sinambal sa Ginoo. Coming soon. Nandito ang mga kanil. Ang Ginoo ang mag-reward sa mga matutong ng mga panakal niya. Sa pagkumit sa pag-ubura sa kina Christian duties until the end of time. Palakpakan natin ang Ginoo. Let's pray. May malakang salamat din sa misaryo na kayo sa akin. Ang challenge mo sa aking pabuhay ng God, despite of this hardship, sa panahon niya ni Lord God, brings boldness among even Christians not to carry out the commitment
fulfill in full commitment the Christian duties that we've been granted. It will be our privilege. It will be our future. It will be our victory. Salamat kids, in mga sa'yo. Praise to God, worship.